When the sheep shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory, the raven of glory. Sabay-sabay po tayo sa dalawang verse. Ready, go. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due times. Pray, Lord. Salamat po sa inyong masalita again. Tapos namin ito, Lord, ng may pangunawa, Panginoon, kung ano yung exactly gusto nyo mangyari sa amin, Panginoon, sa aming buhay, attitude na towards you and other people, Panginoon. I pray na hindi po malalhati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, mga bata. Okay, tapos na natin ito. Again, title po nito is, dito lang po series, Designation of the Proud. So, final na po ito. Napag-aaral natin yung mga promises to the humble. Mag-iwalay ngayon, mga maingay. Iwalay. Nandito na lang. Iwalay kayo. Ayan, sa gitna. Ayan. Si Richie, tsaka si ano, huwag magsama yan. Ayan. Okay. Natapos po natin kanina. Actually, ano lang ito, no? First part lang. Sabihin, inaalam po natin, naaral natin kung ano yung pagkakilala or anong tingin ng Diyos sa mga taong mayabang. So lahat naman po tayo to some point naging mayabang, maging humble, maging yabang, ganyan po yan eh. Pero kanina umaga, yun nga, paano ka nakategorize na mayabang ka? Yun yung ating, at ayaw nating mapunta doon. So yung mga ginagawa nila, nakita natin, tsaka kung paano sila nakikilalang mayabang, yun ang iwasan natin. Amen? Amen. So, ngayon naman, yung last na term na inyong natin, arrogance, parang ganun din po yung mayabang. And ito ngayong hapon, tapusin na po natin, another parang synonyms ng kayabangan. Number one is conceit, haughtiness, boasting. And then of course, yung mga nag-boast, mga boaster. So magkakapareho lang sa Tagalog kasi parang isa lang, yung mayabang. Ano pa yung ano sa Tagalog? Mayabang. Bunganga, hambog, mahangin, parang talinhaga na yun eh. Ano pa ba? Yun lang kasi sa Tagalog eh. Itong mga mag-aaral natin ngayon, ito yung mga, actually halos magkakapareho. Halos. Okay, so number one, conceit. Conceit, napansin ko lang kanina, kanina-review ko, ba't parang nabago yung definition sa Merriam-Webster? Samantalang doon sa isa, yung talagang alam kong ano eh. Ang meaning talaga nito is excessive. Tingnan natin dito. Yung tingin mo sa sarili mo, napakataas. Okay. Conceit. Okay, yung paspelling yun, ha? Conceit. Feelings of excessive pride. So, pinag-aaral natin, pride, ito, sobra-sobra. Especially, madalas to sa utak to. Ayan, sabi dyan, no? Hindi yan. Ito, sa number 5, definition 5, the trait of being unduly vain and conceited. False pride. So, talagang kala mo, uy, ang galing ko, ang talino ko, ang pogi ko. Pero actually, hindi. Nasa utak mo lang. Okay, yan ang pag-usapan natin ngayon. Mayroon tayo itong mga ilang verses dito. Madalas pong gamitin ito sa Bible. Dito tayo sa Proverbs 3:7. Proverbs 3:7. So, walang sinabing conceit dito, pero ito yung definition ng conceit. Pakibasa po, ready, go. Yun, so kapisado nyo yun, di ba? Sa inyong ano? Sa bayang pagbigkas, di ba? Huwag kang matalino. Sa palagay mong galing, ganyan po yung wise dyan eh. Pero sa iyong sarili lang paningin. Kaya yeah, for example, magaling ba ako? Sabi ng isang tao, hindi. Hindi, magaling ako eh. Kahit anong ganyan.
Ngayon, yung mga bata kasi, okay lang sa'yo, in-explore pa lang nila yung sa'yo, magaling, magaling saan. Sa school nyo pa lang, maraming subject dyan eh. Hindi ibig sabihin magaling ka sa isa, magaling ka sa lahat. At iba naman, magaling makisama, magaling sa tao, iba, magaling mang asal, iba-iba yan eh. So, sinasabi sa atin sa Bible, wag! Okay? Huwag kang tingin mo lagi sa'yo, magaling ka. Ang hirap kausap ng mga ganyan. O sinasabi mo, kitang-kita mo na yung mali niya, sasabi mo, ito yung ano ha, ito yung tama. Ayaw maniwala. Ngayon, talagang may normal naman tayo yung pag-iisip sa sarili natin. Ngayon, kaya nga may mga tagapagturo, no? Tapos, may tama namang pagtuturo ng paraan din ng pagtuturo. So, paano nga masabi pa na? Dalawang nagde-debate. Paano masabing tama dun? Actually, mahirap yun. Nagde-debate, no? Kaya hindi ko, ano yan, kahit sa Bible, hindi yan, tawag ito, sinasuggest or hindi yun ang tamang pag-aaral. Magdebate kayo, makikinig ako sa inyo, tapos magde-decide ako sino tama. May mga paraan din na minsan okay yun, pero madalas hindi. Kasi marutunan mo dyan, yabangan, mga sinungaling, ganyan po yun eh. Kaya ang alam niyo po yung knowledge sa Bible, basta Proverbs, sabi dyan, ano daw yung halaga ng, ng knowledge, wisdom? It's far above rubies. Basta sobrang ano, kaya huwag nyo na-expect ngayon nung gusto, magkakaroon kayo ng wisdom, knowledge, ganun-ganun lang. Manunood ka lang ng debate, matututo ka na. Sabi nga sa inyo, may matutunan kayo dyan, pero marami rin, matutunan kayong kalokohan, kaya ingat-ingat. So, ulit tayo ngayon sa concede. So, huwag nyong iisipin na magaling kayo sa sarili nyo lang. Ibig sabihin, alam ko, magaling ako. Magtanong-tanong ka rin. Magtanong ka rin, magaling ba ako? Ganyan ba yan? Ganyan ba yan? Kasi pag ikaw lang di-decide kung anong mabuti at masama, eh, laging syempre may bias ka dyan. Ikaw yan eh. At mapapansin mo na yan pag yung iba hindi naiiniwala sa'yo. Tapos ikaw, tuloy ka pa rin. Tapos may mga dating may meet na ganyan eh. Nabanggit ko last time sa inyo yung sabi nga sa akin, after 5 years, Ace, tingnan mo sa akin, ha? Ayaw mong bumili sa akin ng ano, ha? Ng, ano ba tawag dyan, package yung unang sa networking, di ba, yung malaki yan yan, eh. Ako, bumili ako, ang dami ko, eh, ano, after 5 years, ha? Sige, ngayon, mga siguro 7 years na, ayun, wala pa rin. Kasi feeling lang niya, eh. Napakahirap nun. Ngayon, lalo mga bata. Sa mga bata, lagi yung sasabi siya, dapat nga kayo yung humble kasi wala pa kayong alam, di ba? Magaling ba kayo? Pakatalino nyo ba, mga bata? Alam ko na lahat. Natawa nga, Stephen. Kasi mali yun. Makinig ka lang at observe mo yung mga bagay-bagay. At sa mga, suggest ko sa inyo, tip. Para talaga maging matalino. Maghinap din kayo ng mga tao makakatulong sa inyo. Observe nyo. Kaya nga, inaano natin, naaral natin dito. Of course, si Jesus. Kaya kung medyo taliwas yung attitude niya kung sino mang yan kay Jesus, umiwas ka na dyan. Okay, yung mga tinukoy natin kanina, mga mayabang. At mamaya, aral natin. So, be not wise in your eyes. Ano yung kabaligtaran? Fear the Lord and depart from evil. Okay, so parang ine-equate niya yung wise in their own eyes sa evil. So, layuan mo yan. At, ano pa yung binanggit dyan, fear the Lord. Ibig sabihin, yung mga taong mayabang, parang walang takot sa Diyos, di ba? So, kaya nga yung mga bata, tinuturuan natin, kahit dyan, umupo ka dyan, at least, yung mga bata po na hindi masabihan, sabi nga nung aming prinsipyo sa school, no? Pag hindi mo mapaupo yan, hindi mo mapagsulat yan, hindi mo matuturuan yan. Hindi mo matuturuan yan kung matuturuan, napakatagal. Kaya ang unang dapat matutunan ng mga bata, disiplina, sumunod sa authority, dapat pakita mo ikaw yung boss. Pag ikaw yung teacher, hindi kayo yung tuturuan. Amen? Sumunod ka, pag sagot, tayo, upo. Pag hindi nag-respond ng positive, patay na. So, ganun din kayo. Eh ngayon, medyo mamalalim na tayo dito. Kung nga, sabi ko, ngayon, nag-pray kayo, di ba? Salamat. Eh, iba, ayaw mag-pray. Alis muna ako. Paano yun? O kaya naman, nag-pray lang ako dito, pero kunwari lang.
Ilang beses ko na sinabi ngayon, magmamanifest po yan. Habang tumatagal tayo, magkakaalaman po kung sino yung tunay, hindi. Ganun yan. So, ano kaya yung problema dito sa isang taong to? Akala ko nag-pray, nagbabasa ng Bible, nakikinig. Bandang huli, naloko na. Anong nangyari? So, nagkunwari lang pala. Amen? Kaya lagi sinasabi sa mga bata natin, matin pa ba kayo doon kayo, ano? Eh, pastora? Patay kayo. Sabihin nyo, sa Bible, walang pastora. Sabi sa Bible, yung mga babae, katulad ng mga babae dito, di ba? Pag-aral ng Bible, tahimik lang. Yan ang sabi sa Bible. Pag may pastora-pastora dyan, ano yon? Hindi sila sumusunod sa Bible. Ano sila? Ano sinusunod nila? Sarili nila. Kunwari lang, sumusunod kunwari. Ginagamit lang yung salita ng Diyos. Galit ng Diyos dyan. Natindihan nyo ba yun? Ako, diretso ako sa ngayon ganyan eh. Kasi nga sabi ng malakas ang loob ko, yun sabi ng Bible. Sila, papaano-ano lang yun, aliwin lang kayo, masaya tayo dito, ganyan-ganyan. Eh kahit Catholic, pwedeng gawin yun, kahit Muslim, kahit Hudyo. Kahit ako kayo lang, may Hudyong kakasiyahan doon sa ano eh. Isa kong friend kasi na ano eh, mga Yahuwa. Para silang mga Amish eh. Nakaiba yan. So, mag-ingat kayo ha, nakikinig ba kayo? Ang sabi ng Bible, huwag kayong matalino sa sarili nyo lang. Pag may naisip kayo, ito yung sinabi ng Bible, ito yung naisip nyo, katulad nga yan, eh siguro okay lang yung pastora kasi pwede ka nang magturo ng Bible eh. Kahit babae ka, di ba? Yun ang isip mo lang. Ang sabi sa Bible, walang pastora. Anong sino kayang tama dun? Lagi, every time, yung Bible. Amen? Kaya dito, huwag kang mayabang. Yan ang sinasabi dito, huwag kang mayabang. Conceited yan. Ako pag mayroong sinabi sa akin na mali pala ako, ano bang isip niyo? Kunwari, sa bakla na naman. Sabi sa Bible, walang pag-asa na yan. Tapos may nabasa pala sila. Ha, meron pang pag-asa. Kung mali ako, babaguhin ko agad yun. Agad-agad. Pag-aaralan ko muna. Ganon din dapat kayo. Amen? But obviously, that's not the case. So, meron pang isa dito sa 26.5, medyo kaparehong-pareho lang, sabi dyan. Answer a fool, ano ba to? According to his folly, answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. So, may mga time, sa 4, sabi dyan, answer not eh. Pero dito sa 5, sabi dyan, kailangan mong sagutin. Kasi, ang problema, kunwari, mga bata especially, pwede pa naman turuan. Kunwari, sabi ni Ring, kunwari, oh, pastora, okay lang yung pastora kasi pareho lang naman tayo magtuturo ng Bible, ganyan-ganyan. Tsaka si kilala kong pastora, mabait naman. O kaya, iglesia ni Manalo, sabi ni, kunwari lang si Ring, kunwari, may nakausap siya. Iglesia ni Manalo, si Cristo, tao lang, sabi dyan, yan eh. So, gagawin ko kung si Ring ay feeling ko may pag-asa pa, ang gagawin ko sa kanya? Mari lang ba da? Sasagutin ko yung alokohan niya. Hoy, Rain, sabi dito sa Bible, si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos, sa panimula pa lang kasama na ang Diyos. So ngayon, si Rain, pwede po yung conceit na yan, pwede sa mga anak ng Diyos din, ha? Wala sinabi dyan mga ano. Ngayon, yung mga mayabang, kasi sabi nga sa'yo, ganyan-ganyan yan eh. Minsan, iyabang ka pag nagkaroon ka ng konti, di ba? May nagsabi lang sa'yo, magaling ka. Nakachamba ka lang sa exam, kung ano man yan. Nakapasa ka ng ganyan. Nahire ka sa ganyan. Akala mo, yun na yun eh. So, minsan, yung mayabang tayo, pag pinarasahan ka, maging humble ka. So, kaya may mga time, kailangan sagutin mo para daw hindi ka maging wise in your own conceit. So, para mag-isip-isip ka. Ganyan po yung ginagawa natin kahit sa mga kapwa natin Baptist nga. Okay? Kasi salamat Baptist, at least kahit o paano ay andun yung ano niya, no? History, kahit o paano. Baptist yun ang history natin eh. So pag join ka dyan, member ka dyan, at least we assume na salvation by grace, by faith, alone, and then eternal security, ganyan-ganyan. So pero pag nakita na natin, parang may mali na tong isang to, parang nababago. So gagawin natin, re-rebuke natin. Depende sa ano ha, depende sa kung gaano katindi yung mali. Okay, so yung ibang doktrina lang pwede pag-usapan. Eh paano pag talagang matindi na? Kailangan i-rebuke kung kailangan.
Sabi dyan. So basta ang gusto natin yung ano dito, yung wise in your own conceit, or conceit nasa utak mo lang yan, kala mo tama, kala mo tama. E, paano nga yan? Basta may kala niya nga, tama eh. Kaya pag ikaw magkukorek, mas mahirap yung tabaho mo. Aalamin mo kung nasa siya nanggagaling, titimbangin mo, bawat, o kanino mo ba narinig yan? O paano mo nasabing ganyan? Nasaan yung verse? Ano ba pagkakaunawa mo dyan? Anong context ng buong chapter? Pag ayaw nang sumagot, sandali. Ibig sabihin na ano yun, na tawag dito, nasulot yun. Ibig sabihin na nabigyan ng konting ano, mabilis na ano, job ba? Ibig sabihin na naloko. Diba? So, depende ngayon sa attitude niya, kung gusto niya itama yun. Kaya ang laki ng ating responsibility ngayon at ng ating, yung tabaho natin, napakahirap actually. Okay? So, pero kaya yan. Anyway, kaya sabi dito, sagutin mo. Minsan, kailangan, kaya sabi sa 4, minsan, hindi mo na kailangan sagutin. Especially, pag yung pwedeng maging, kung hindi ka pa handa, itatama mo siya, hindi ka handa, paano yun? Baka maging katulad kanya pa, yung sinasabi sa 4. But anyway, move on tayo. Ito na tayo sa Proverbs pa rin, no? This the same chapter. Kaya sabi dito, kaya po magbasa, ready, go. Is thou a man wise in his own conceit? There is more hope of the fool than of him. Okay, medyo mabigat, di ba? Sa Tagalog at Tagalogin ko muna i-explain natin. Again, ito nabanggit yung conceit. So, yung excessive, believe na believe ka sa sarili mo, mayabang. So, pag may nakita ka daw na mayabang na tao, nasabi nyo, mas, ano yung more hope? Ibig sabihin, mas makakaasa ka pa sa isang fool. Eh, alam natin yung fool is ano eh, negative yan sa Bible, no? Though yung fool nga kasi, iba-ibang level ng foolishness eh. Diba? Ano ba yung mga kalokohan na pwede pang i-correct? Una, panaylaro. Ayan, masama yun, di ba? Kalokohan to, kaloko to ah. Kaya dito, nagkukulitan. Nangangaral lang ako dito, nagkukulitan. Madali lang ako rin. Ganyanin mo lang yan. Depende sa gagawin niya, ang response niya doon. Doon malalaman kung gano'ng ang level ng foolishness nito. Ngayon, paano ngayon? Kung nari, sinabihan mo na, huwag maingay, tuloy pa rin. Di ba? So, ibang level yun. Okay, tapos sinabihan mo na opo, opo, tapos mamaya iba gagawin, tapos tatawanan ka pa. Ibang level yun. So again, yung mga bata, mahilig dyan, pero malala, pag kasing laki ni Rain, yung mahirap. So, pero nangyayari po yun. Pero yun nga. Gusto sabihin, ginagamit na tayo ng Bible ng rhetoric, no? Ang hirap kausap ng isang taong, kahit matalino yan, pag mayabang yan, mas gusto ko pa dun sa mga edusyong-asyong nga. Kasi tuturuan ko lang yun eh. O, isa-isa ako. Matin ka lang dito. Garalan natin yan. Tuturuan ko. Kung natin umabot ng dalawa, tatlong taon, ang hirap nun, di ba? Pero yung mayabang, nako, na hindi mo nga makapunta dito. Na hindi mo nga masisiran. And, alam ko na yan. hindi ka makapasok eh. Anong kaligtasan? Ha? Wala yan. Mabuti na akong tao. Ganyan. Wala. Sana nakikita niyo ating ano, lesson natin, relate natin kahit sa ano, especially mga importanteng bagay. Kahit sa kaligtasan. So, pag nakakita ka ng ganyan, namimili ka. For example, sino kaya ang gagamitin yung oras ko? I-disciple ko ba itong mayabang o itong syunga-syunga? Lalo mga bata, di ba? Sino kaya? Sino ang pipiliin nyo? According to this verse, doon ka na sa ano, medyo full. Or mga ano, hindi to full na ano. Pwede pang turuan to. Okay. Kumpara mo dun sa conceited. Okay. Next is paulit-ulit po itong tema na to sa Bible. Sa Isaiah naman ganun na ganun din. Daan na lang natin to. The same yung kanyang description sa Proverbs. Ay, basa niya po. Ready, go. So, inulit po yung own eyes, own sight. Ibig sabihin, ay, magaling to, matalino to, in his own sight. So, category na yun na hindi positive. Sa palagay mo lang. Matalino ka sa palagay mo. At sabi dyan, woe unto them. Parang ano may sa Tagalog? Kapighat yan, parang ganun. Kawawa ka, parang ganun. Yari ka.
Amen. Amen. So mag-iingat tayo lalo po sa mga bagay na may patungkol dito sa yan, nabanggit ko sa mga bata. So hindi nakakatuwa yun. Sabihin nyo sa kanila, sinabi ko yun. Okay? Nasa sa inyo rin yun. Kung ano kasi ang... Kaya diretso po tayong ganyan. Kasi nga, para mag-isip agad kayo. Kasi nakita kong practices nitong mga kulto. Ganun eh. So dadaanin ka sa may tawag sila dyan. Yung tawag nila is... passive-aggressive. Narinig nyo na ba yun? Parang baliktad yun na passive-aggressive. Ibig sabihin, hindi kanya susugurin, pero kunwari, oh, okay lang yan, okay lang yan. Pero actually, hindi okay. Inaasal ka nga, parang nag-solving tayo. Uy, maganda yung ginagawa niya, pero ayaw kita pakinggan. Ikaw, gusto mo siya rin, ito, mapupunta sa impyerno to. Pag hindi ito nakinig ng salita ng Diyos at natuto at naligtas, tumanggap sa Panginoon. Pag hindi niya ginawa yun, impyerno to. Ang doon yung zeal mo, you know? Sige, kaya eager na eager ka. O, siya na po na kayo. Ay, okay yung ginagawa nyo. Pero sa iba na lang, ha? Passive-aggressive. Ingatan nyo po yan. Kaya ako, lagi sasabi sa inyo. Kahit sa ang lugar, kahit yung sinasabi natin, baptist na ano, delikado ka pag ayaw mo pag-usapan yung dapat pag-usapan. Yung iglesia ni Manalo, hindi mo makikipag-ano dyan. Yung Soriano naman, sobrang yabang naman. Ang pantira nila, yung pangalan lang doon ng church. Doon ka lang iikot. Anong pangalan ng church nyo? Nasa Bible ba yan? Dapat sila ng iglesia ni Manalo mag-ano eh. Magpukpukan kasi parehong silang loko-loko eh. Iglesia ni Kristo? Hindi, iglesia ng Diyos. Iglesia, isa lang yun eh. Si Kristo ay Diyos, ba't kayo pinagtatalunan yan? Oh. Iglesia ng Baptist. Walang ganun. Yung Baptist ang tinawag na Baptist kasi nagbabaptize nga tayo ng hindi baby. No? Binabaptize ulit natin yung mga tao. Diyan ako, wayang. Hindi nila alam, problema nila yun. Hindi tayo makikipagtalo na lang sa pangalan. Okay. So next ay... Yeah, so wag lang sa sarili nyo. Ha? Ingatan nyo po yan. Kung gusto nyo matalino talaga, patunayan nyo iniisip nyo sa lahat. Kausapin nyo. Ngayon, pastor, paano na lamang tama iniisip mo? Eh, may kinausap ka, hindi nag-agree sa'yo. Paano yun? Kasi may napansin ako. Ayaw nilang pag-usapan ng seryoso, openly, okay? Yan, yeah, saka na lang yan. Yan nga, passive-aggressive. So ngayon, kahit hindi sila nag-agree sa akin, nakita kong ganun, pero uy, merong may something. Actually, nakapila po yan, no? Sa ating i-preach yung signs that the person is erring. Soon. Okay? Soon to come. Aralin po natin yan. Next is, sa Isaiah na tayo, di ba? So, yun lang, inuulit lang po, no? Kasi ano nga po yan, common na theme yan sa Bible. At kahit sa lipunan. So, mag-ingat kayo, yung mga taong magaling sila sa palagay lang nila. At ganyan din kayo. Huwag niyong gagayain. Another one, sa Romans 12. Ano natin context ng Romans 12? Ito po yung mga last na, ano na, no? Mga advices. Ito naman, sa bawat isa sa atin na lang. Ibig sabihin, hindi ka lang, huwag mong isipin, mayabang yung mga nasa labas ng church, mayabang yan. Sandali, pwede rin dito sa labas. Kaya pakibasa po, ready, go. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Okay, so napansin nyo po, may inuulit, di ba, yung conceit na banggit, pero yung ano naman, same mind toward another, high things, condescend, humility po yun, of low estate. So, ang pinaka-advice, maging huwag kang matalino sa inyo. So, inulit yung conceit. No? So, pero ito, may mga clue tayo dito ng things na, ano yung sabihin ng conceit? No? Sabi dyan, be of the same mind one to another. Ibig sabihin ganun pala, kasabi ko lang, isipin mo rin yung iniisip na ibang tao. So, palagay niyo po ba yung mga bakla, okay lang yan? Palagay ko, paano sabi? Hindi ko rin alam. Medyo, ibig sabihin, yung kanyang opinion hindi informed. Hindi niya alam eh. O sige. Tatanong ka sa iba, inaalam mo yung kanilang iniisip din. Ngayon, another example naman, dito na lang sa church. Kasi ang context na nitong Romans 12 sa church. So, posible ba sa church, iba-iba yung utak natin? Kunwari,
Kailan tayo mag-soul winning? Kung ba tayo sa ano? Sa 6? Baka mapagod kayo. Wag na. Hindi, okay lang yan. So, simpleng bagay. Maganda na yung ginagawa natin. Maganda rin yung pahinga minsan-minsan. Ano gagawin natin? Ganito yan. Nagkakaproblema pag yung isa nagmamataas. Kasi alam niyo, pag ginagawa ko sa inyo, ganun, sinasabi ko sa inyo yung sa palay ko ganyan. Kaya ganun ang style ko, kasi ganun talaga dapat, hindi ko naman alam lahat eh. So pag in-open ko sa inyo yan, kukuha ko ng input sa inyo, tapos mayroon pala akong hindi alam na ganyan-ganyan. Basta ganun pala, o sige. Anytime pwede akong magbago ng decision. According kung ano nakuha ko input sa inyo. Tama ba? Nagsabi doon, huwag kayo masyadong mataas. Eh ako yung pasto eh! Ha? 20 years na ako nagturo. Ng Bible school. Kilala niyo ba yung kinakausap niyo? Oo, ikaw nga yun. Kilala kita, anong sabihin nun? Diba? Kaya siya talaga yung ano natin, favorite kasi yun eh. Ganun po yan, sabi nga sa inyo, ano dito yung una, may opinion ako na maling-mali, tapos hindi ko kayo pinakinggan, hindi ako nagtanong. Halos wala eh. Diba? Kasi nga alam ko yung prinsipyo na to. Hindi ka mabubulag ka sa ibang bagay pag hindi ka na nagtanong. Okay? At sabi niya, yung kabaliktaran ng high things nga, kundi si Don Mero, eh, huwag mo tanongin yan, tatanungin mo pa yan. Hindi naman nag-aaral yan ng Bible school. Sabi. Pero may konsensya yan eh. Paano? Nag-pray pala yan. Sabi ng Bible, ang Diyos pinapakita niya kanyang covenant doon sa mga nagtitiwala sa kanya. So, meron dito nagtiwala ka, bago lang. Ano sa palagay mo? Ako tinatanong mo talaga kasi nga, lalong pag may mga decision na may patungkol naman sa inyo. Mare, ganun. Hindi ko pwede kayong pagharian or something. Ganun. So, yun lang po yan, ha? Huwag kayong sa palagay nyo napakataas yung sarili nyo, mayayari kayo dyan. At again, paulit-ulit po yan. Ito na naman sa Galatians 6. The same team. Mataas ang tingin sa sarili po. Conceit yan. Sabi dyan, for if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Sa Tagalog, pag ang tingin mo daw sa sarili mo, ganito ka, wala ka naman, kala mo meron ka, wala ka naman, niloloko mo sarili mo. Diba? Kala mo naintindihan mo, kaya nga tinatanong ka eh. Oh, sige, sagutin mo to. Kung naintindihan mo, tsaka yung mga bagay ng paligod doon, napaghandaan mo, yung mga posibleng tanong dyan, alam mo yun, sasagutin mo. Exactly kung ano. Ngayon, again, wala naman tayong perfect understanding sa lahat ng bagay. Kaya nga nag-uusap. Okay? So, huwag mong lokohin yung sarili mo. Hindi ibig sabihin ko na, tinuro mo to, naniwala. Ito, may kumukontra. Eh, ayoko sa'yo kumukontra ka eh. Eh, paano? Baka ito pala yung mas marunong or saan, may nakuha siyang saan, kung saan yan. Kaya, huwag mong i-assume na magaling ka lang. Dahil may nakinig sa'yo dating ganyan. At again, lagyan ng example yung iglesia ni Manalo, maling-mali yung aral. May tama rin, pero may mali. So, ba't sumusunod pa rin doon? Marami nang naniwala sa kanila eh. Sabihin nila eh, atas pa ba tayo dito? Nakasulat na to. Ito yung ating aral eh. So, mas okay na sa kanila na, ano, maglokohan sila kaysa sa katotohanan. So, nakakalungkot yun. So, sana hindi tayo umabot sa ganun. Especially kaya, yung mga lalaki, kahit sino ka sa inyo, later, sooner or later, may tatayuan kayo mga doktrina eh. So, always remember na ang final authority yung Bible. Pag hindi mo makuha sa context, okay, tapos yung mga tanong na legitimate question, hindi mo masagot, okay, huwag ka masyadong mabilis. Kasi pag tinayo mo yung kasinungalingan, ang hirap mag-back out dyan. Lalo pag, again, prideful ka. Okay, next is, ganun din to, 1 Corinthians naman. Ulit-ulit to, ibig sabihin, ano talaga, biblical principle. Totoo to, kahit saan. Ganun din, no? If any man think of knowing anything, he knoweth nothing as yet. So, medyo iba naman to. Ito yung maganda dito. Sabi kanina, kapalagay mo, may alam ka, wala naman. Pero ito, may binigay siya dito, ano eh. If any man think that he knoweth nothing yet as he ought to know. So, sabi natin, meron ka talagang alam, pero still, dali lang. Baka yung dapat mong malaman,
Bakit ito, nalaman mo. Pero ito yung dapat mong malaman. Diba? Tingnan mo muna, kaya nagtatanong, nag-iisip, nagko-compare notes. Ganyan po tayo. Okay? Tuloy natin. So actually, yun na yun. Kalaban na natin, yung conceit. More on iniisip mo sarili mo. So, verify mo lang din sa ibang tao at sa especially yung talaga makakatulong sa'yo. Experience na siya, inaral niya talaga. Okay, again, di yan sa years sa Bible school, pero meron din yun. Meron din po yung dinadagdag sa atin. Kaya ako, nakikinig ako dyan. Hindi po ako nag-aano yung katulad na banggit sa inyo yung Calvinist na kinausap ko dyan sa Quezon City. Sige lang, kasi matanda na siyang pastor eh. Sige. Pag hindi ako agree, ganyan lang ako. Tinatandaan ko lang. Okay? Eh, lalo pa yung mga tandang ganyan, sasagot ka, ayaw kang pasagutin. Ay, delikado na naman yun. Pag hindi ka pinapasagot, ibig sabihin, makinig ka na lang sa akin. Hindi rin ready yun. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-confident sa kanyang posisyon. Kasi kung confident ka sa posisyon mo talaga, hayaan mo siya magtanong, and then, doon exactly sa tanong, sasalubungin mo yun. Intindihan niyo ba yun? Kasi hindi, not all questions are created equal. Hindi nga. Okay? So, sige. So, again, sana naaalala niyo kaya pag tinatanong kayo sa Sunday school, mas maganda magtanong po kayo. Ito, tatlo na lang po. Actually, dalawa na lang na terms na may kinalaman sa kayabangan. Ito namang tinatawag na haughtiness. Hindi natin ginagamit madalas eh, no? Pero ito yung mga haughty, binanggit sa Bible, ito yung laging parang proud. Mayabang, sigurado yung destruction nito. At talagang kinocondemn. Sabi sa 2 Samuel, And the afflicted people will thou will save, but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down. Ano daw dapat yung ginagawa? Ano yung ginagawa ng Diyos sa mga mayabang? Pinapababa. Pag bring down, nasa taas ka na, mayor ka pala. Ganyan-ganyan ka pala, milyonaryo ka na. May ginawa kang sobrang talaga na displease ang Diyos. Sandali. Ganun po yun. Naturally, pag andyan ka na siguro, may ginawa kang maganda, may ginawang maganda yung magulang mo sa'yo, kaya nakarating ka dyan eh. Madalas ganun. Pero wag ka lang sobrang sirahulo, hindi ka naalisan ng Diyos dyan eh. Kasi may judgment naman sa bandang uli. Pero napansin natin yung pag talagang mayabang, alala ko na naman tuloy yung sa US to, yung basta mataas na yung position niya, mayaman na siya. Ang problema, ganito. Okay kayo, kaya siya mahilig mag opinion dito sa siguro doon yung tama, ha? Ito, ang yabang, sabi niya, may nakita siyang doon, mahirap. Nakita niya yung damit, lukot-lukot, hindi lang, sira-sira. Asan doon na parang dyan, sa Manila. Ngayon, bawasan na rin yun, di ba? Pero parang sumakit yung mata niya, ano ba yan? Pangangit na ito, walang hindi dapat ito nakikita ko. Sa mata pa lang niya, nasaktan na siya eh, no? Itong klaseng taon to. Ganyan. Nilagay niya sa social media. Ano ba yan? Kanina, pumunta ako dito, may nakita akong ganyan, gusgusin. Eh, siyempre, dami nakabasa ngayon. So, na-perceive ng mga tao, ay, yabang ito. Sino ba to? Hindi nagreklamo, nagtanong-tanong. Sino ba yan? Yabang naman yan. Nakarating doon sa boss-boss niya. Yabang naman ito. Ganito pa yung mga empleyado natin, no? Sige, tanggalin natin. Niwala kasi hindi. Minsan pag gano'n, nasobrahan. Okay, hindi ko sinabing tama yun, pero yun ang nangyari. Kaya, ingat tayo. Amen? Hindi tayo mayabang. So, yan. Ang Diyos po siya, ang Diyos ang nagbababa. Another example po, sa haughtiness. Haughtiness. Isaiah 3:16. Ano ba to? Ayan, pakibasa niyo po. Ready, go! Moreover, the Lord saith, because the daughters of Zion are haughty, and walk with straightforward necks, and walk not eyes, walking and dancing as they go, making a tinkling with their feet. Blackpink yan. Ano ibig sabihin? Ganito po yan. Sino mayabang? Babae, lalaki?
Madalas ay hindi. Yung kayabangan sa lalaki yan. Sutukan tayo. Pero yung babae, may ibang ano yan. Malalaman mo yung mga babae mayabang naman, more on yung pakitang, alam mo na, pa-cute, paano yung term, kikay, yan, kikay. Okay, tama mo na, haba ng kuko. Ibig sabihin yun, hindi naglalaba, hindi nagtatabaho. Tapos yung talagang, nakikita mo yung buhok, talagang straight, na, naku, dito nagpapaaraw. Diba? Salit na positive ang tingin nyo doon, dapat mang, yung mga babae, matinong babae, tapos lalandi-landi, gano'n, TikTok, oh. Haba ang tanga. Walk with stretch fourth necks. Parang giraffe, hindi. May mga ano yung mga lakad na ganyan yung nakita ko sa newsfeed ko. May, paano daw mag-post? Mag-post sa picture, tuturuan ka pa. Aralin nyo pa yon. Ganyan na lang, okay na yon. One ton ice. Nakakala natin yung one ton, di ba? May pagka ano yan, bastos, di ba? Or gusto mong makuha yung di sa'yo, ganyan. Pwede rin hindi ka basta sa'yo, pero pwede, gusto mong makuha yung di sa'yo. Walking and mincing. Ang ganda ng Bible eh. Hindi ko kaya yung ano to eh. Parang ano siguro yan. Malandi, kending-kending. Ano yung mincing? Hindi ko rin alam eh. Ha? Finish niya ano to, hindi niya ginaya, sabi niya eh. Siyado daw malandi eh. Mali. Mincing. Mincing, ganyan na tayo, maliit eh. Affected, dainty, or delicate. Oh, delikado. Siya yung tayo, maarte nga yan, maarte. Or delicate. Oh, yung kuko mo, mapuso, matuputol yung kuko mo. Nako. Kaya yung, yung cutics ko, o yung ano ko. Yung, ano ba yung magsusuot, lalo yung babae, nangatawa ko eh. Pupunta ng matataas yung takong, tapos napakamahal, tapos tutong-tong ng ano, di ba? Kasi hindi mo magawa yung trabaho mo. Kasi nga, hindi sila nagtatrabaho, so hindi natrabaho, mayabang din to. Natindihan nyo ba yan? Parang pinagmamalaki nila sa mga tao na ako, hindi nagtatrabaho, o may sugar daddy lang, kung ano man yan. Di ba? Tingling in their feet. So, hindi ko alam paano naglalakad. May ganun ba? Meron, di ba? Yung mga tumatampa. Kending. Isang ikaw na, ano mo. So, hindi tama po yan. Ngayon, yan ang inaano sa atin, di ba? Sa TikTok, kung ano man yan. Ano yung dati, yung panahon namin, yung mga passion show. Hindi ko maintindihan kung para sa inyo. Ngayon, naintindihan ko na. Universe. Yan, ganyan po. So, balik tayo sa, ano, hindi sinabi dito, pero nasabihin dito, ito pala, 17, okay nyo? Anong gagawin? Dahil daw nakita ng Diyos, yung mga babae nyo, okay, haughty. Ang tingin, ang taas ng tingin sa sarili nila. Eh, naalala ko talaga sa mga ano, mayroong ano eh. Ano yung mga bansa na napakaganda yung mga babae nila, mga ganun. Kahit naman sa meron. Pero asahan mo yung mga maililista doon, sino? Yung mga gusto nila i-promote. Obviously, walang negra doon. Kasi nga, kahit sa panahon natin ngayon, dahil sa kanila, ganun yun eh. Ibig sabihin, in-oppress nila yun. Wala rin Pilipino doon. Kung may Pilipino man doon, may lahing Amerikano. European, ganyan eh. Ano sabi ng Diyos? Makinig kayo, mga gustong pumikay dito. Ha? Therefore, the Lord will smite with a scab. Ano yung scab? Parang sakit daw po yan. Sakit sa balat. Ko, hindi ko alam. Siguro basta ano. Nakikinig ba? Sino dito ang kikay? Basta wala naging magiging maganda. Mayroon pa rin mga itira dito. Amen? Ayaw watang pumunta ng iba dito eh. And the Lord will discover the secret parts. Medyo malaswa. No? Pero hindi ko sabihin, tarang tinatago-tago mo yan. Ha? Iba nga, nilalabas yan eh. Nabastos kasi talaga eh. Pero itong, ang tinutukoy po kasi dito, talaga masakop sila. Pag nasakop sila, anong gagawin sa'yo? Nung panahon nila, kahit naman ngayon eh. Anong gagawin sa'yo? Gagawin ka slave. Pag babae ka, anong gagawin sa'yo? Pag bubuhatin ka lang ng tubig?
No, anong gagawin sa'yo? Imagine nyo na. Kahit nasa Bible, may ganyan eh. Talagang gagawin slave, sex slave. Ganon kademonyo yung mga tao. Pero ikaw din kasi. Ganyan pong Diyos eh. Minsan gagamitin tong kalaban nito. Ito, isa ka pa. Loko-loka. Pag sasabungin kayo, pareho kayong kawawa. Kaya kung matalino ka, iwas ka doon. Amen? Ayaw mong madisplace ang Diyos. Next. Ay, labilis na po ako. Yan na. Oh. Okay, second to the last, boasting at saka yung isa, boaster na lang. Ano yun ang malaki? So sa atin, wala naman dito ang ganun napakayabang na sa bibig. Pero still, minsan pwede mong gawin niya sa ibang paraan eh. Nga, ingatan niyo po yung mga pinopost niyo sa Facebook at pinopost mo para magyabang. Okay? Ngayon, pag niwawarningan mo yung ano, hindi yung yabang, di ba? Psalms. Hindi, tingnan natin yung pinakano ng boast. Boast. Mayabang lang yan, nagyayabang. Show off. O, yan ha. Show off. O, bago yung sapatos ko. Ting, 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 ting. Ay, ba yan? Na cellphone ko. Ay, mata ngayon eh. Ano pinagyayabang nyo? Buhok. O kaya, ay, mataas ang grace ko. Ipopost ko sa... Pati grace, pinag... Nakapasa ako. Thank the Lord. Ang ganda naman. Magpasalamat ka na sa Diyos. Kailangan mo ilagay yan dyan. Ay, kumita ako ng... Ay, naku, networking yun. Hindi sila nagyayabang nga. Nang re-recruit sila. Sarili lang kayabangan. Ano ba? Tahimik kayo. Sakyan. Ha? Paano yung sakyan? Boom, boom! Makita nyo ba yung... yung binato ka ng polis? Yabang nito ah. Boom, boom! Huwag nyo nang gagawin nyo na, pero nakakaasar yun eh. Ano pa po? Show off, bahay. Paano may show off yung bahay mo? Diba, guwa po party, di ba? House tour. House tour. Yung sabi ko kanina umaga, tawag nila pala doon, MTV Cribs. Eh, yung ano nun eh, yabang nun eh. Ito yung bahay ko, ito yung bahay ko. Kahit wala akong ginawa sa buhay ko, hindi magbastos, tsaka mga patawa kunwari. Yan ang ginagawa ko, ito yung bahay ko. So ngayon, kaya yung mga tao ngayon, ano nang gagawin? Ay, kaya ko rin yun ha. Talagang kaya mo yun, ang tanong. May hindi ka kaya sa kanila. Yung karamihan, alam niyo yung mga ginagawa ba niya? Nakikinig ba kayo? Kaya sumisikat yung mga yan, yung ba dyan? Sinanla nila yung kaluluwa sa demonyo, alam niyo ba yun? Hala nyo, hindi totoo yun. Sinabi ng mga rock and roll star eh. Sinabi nila talaga. Hindi ako magtataka, totoo yun. Okay? Okay, balik tayo dun sa boasters. Boasting. Show off pala yun. Nagbabalaki. Psalms. Eh, tanong mo iba, parang basta pa talaga pagmamalaki ko, oh, ang ganda ng ano ko eh, lung ko eh. Ang ganda-ganda ko ng ano ko. Diba? Paano yun? Parang yung nabig siya yung kilala ko nagigitara. Sabi niya, eh, paano kung dyan lang ako sa din pa. Discerning sa Baptist, oh, ganyan lang. Hindi naman ako makikita dyan. Chords lang, kaya nga ng bata yan eh. Kaya dito ako sa, ano, sa Pentecostal, kasi ganun ako doon, rockstar ako doon. Ano ba yun? Hindi ibig sabihin kaya mo, gagawin mo. Okay? Kaya kong tumumbling, oh. Sige, mag-tumbling-tumbling ka, ganun ba yun? Yung ba, ginagawa yun, di ba? Sa, ano, tumbling-tumbling. Hindi pinapakita yung sumemplang sila. Yan ay, wala rin tayo na-accomplish doon. So, sabi dyan, nabasa na ba? Okay. Hindi pa, makibasa, ready, go. Blessed the righteous, whom the Lord abhors.
Sino yan? Kanina Blackpink yan. Sino to? Ha? Naalala ko yung isang... Naalala ko yung JIL. Yung JIL. So, si Apollo Kibiloy, Pultos, taga-Dabaw, pinuri siya ni, ano, ni JIL, ni sino yan? Villanueva. Yung ibang mga Pentecostal, hanga-hanga dyan. Mga pastora. Ang sabi dito, eh siyempre ito si, nakita niya, pinapasok siya din sa compound niya na eh, ni Kibuloy. Daming tao. Mga botante ito. Naisip siguro. Nga sabi niya, oh mga kapatid, magkasama-sama tayo sa langit. Ganon, totoo ba yun? Siyempre hindi, kasi nga, kubeto si Kibuloy, kubetos din siya eh. Kaya pinag-iayabang niya, oh, ako meron, ilan ang private plane ni Kibiloy, hindi ko alam, basta meron. Okay, mga mayabang yan eh. So ngayon, tas i-bless mo pa yun, sino yung bless dito, yung sabihin na God bless you, ay, pagpalain ka pa sana ng Panginoon, na ganyan, ginagamit mo lang yung Panginoon. Amen? Amen. Kahit mga pastor, minsan ganyan eh. Nakita lang na may ganyan, di mo nga alam kung saan ang tinuturo niyan. Tapos gaganunin mo na. So, ingatan po natin yan. At sabi dyan, whom the Lord of bullet. Eh, alamin mo muna kung talagang lingkod ba ng Diyos. Siya na si Kibulo, eh, galit ang Diyos doon. Diba? Tsaka yung ano pa ni Belenueva, yung ano nga, yung long hair na Indiano na nagpropeta daw, kunwari. Na kayo siya, magkakaroon ng malakas na bagyo sa Visayas. Lagi naman. Lagi naman may... Lagi na may bagyo dun eh. Loko ko talaga to. So yan ha. Iingat kayo sa mga mapag mayabang. Okay? Show off. May papakita pa yung anong gusto nyo pakita. Ano ba? 49.6. Ulit-ulit lang po tayo dito pero... Para nga bumaon. Sana naaalala niyo mga kaibigan niyo, kaya kayo minsan ay ginawa ko 'yun, hindi ko nagagawin. Sana ganoon ha. Huwag naman yung ginawa ko 'yung pastor, sinabi mong ganyan. Ayari ka, hindi na ako atin. Pinain mo pa 'yung ano. Okay. Ako naman, oh, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God ransom for him. Tinan din, no? So, huwag niyong pagmamalaki. Ay, mayaman ako. Alam mo ba, connection. Lahat ng bagay, nabibili ng pera, sabi nila. Hindi rin. So, yan. So, sagutin lang natin. Paano, pastor? Gusto ko maging mayaman din. Eh, sino bang hindi? Kaya nga, nililimitahan tayo ng Diyos. Kung nakita mong walang problema, ibig sabihin binigay sa iyo ng maluwag, kasi nag-sikap ka, pinagpala kang totoo, hindi ka nang loko, okay yan. Walang problema dyan, sino bang ano yan? Sa Diyos galing lahat yan eh. At saka sa Old Testament, panay pa na yun. Lagi sila sabi yun, ang isa sa mga talagang sign design eh, talagang manifestation of blessing. Eh talagang lupa, diba? Pagkain, diba? Asa, anak. Yan ang mga manifestation ng ano eh. Ng blessing. So, walang masama doon. Again, kung... Pero kung nakita mo at alam mo na binigay sa'yo ng Diyos yun, pagmamalaki mo ba yun? Hindi. Kaya nakita ko yung mga networking, talaga sila yung mayabang eh. Hindi naman kasi nila nakuha yun ng madali. Niyayabang lang nila. Para ibang tao maging mayabang din. Ay, gusto ko rin yan, no? Yung iba eh, paano pa kayo, eh, gusto nyo talaga pera eh. Ganoon yun. Diba? Ay, gusto nyo pa ng pera? Gusto natin yung pero hindi yung tipong... Gamit lang yun eh, isa yung sa mga gamitin natin. May hindi ka magpapakaloko dyan. Okay? So, ang ganda ng sabi 7, eh, sabi dyan.
None of them can by any means redeem his brother, nor give God a ransom for him. So parang ganito, kung nalang, siguro Kristiyano ka, kala mo maliligtas yung isa dahil mayamang ka, ganun ba yun? Lakay sa mga churches, yung mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Diba? Actually, marami nga eh. Kasi magyayabang ka pa, walang magagawa yung pera mo. Pag yung talagang Diyos na nagparusa, katulad yan, isa yan sa mga, no? Sa impyerno. Pero ang daming bagay pa actually. Ang daming bagay pa. Kaya huwag mo pagyabang yan, hindi mo kailangan pagyabang, hindi dapat pagyabang. Proverbs 25. Ito yung pinakasigat actually. Kasi yan, sabi dyan. Ah, sorry. 27. I said, paibasa mo lang ka. Ready, go. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Okay, familia, sinabi din ni James yan. Diba? Sabi niya, maplano ka, huwag mo sabihin ganyan-ganyan. Sabi mo, kung kalooban ng Panginoon, diba? Katulad sa Friday. Huwag niyo agad pagmalaki. Ah, sa Friday. Ang saya-saya ko sa Friday. At na-imagine ko na yung sarili ko, gaganyan-ganyan ako. Eh, pagpunta nga natin din ako, kinakabahan. Sabi siya, dahan-dahan lang. So, hindi ko alam, kaya tayo na. Pero kaya tayo niyan. Pangharabas talaga yan eh. Amen? Amen. So, huwag kang magano. Ay, ako! Top 1 ako! Top 2 ako! Diba? Kaya nga salamat dito sa mga ano. Sana-sana, lahat kayo top eh. Pero dapat sa Panginoon, top lalo kayo. Amen? Top priority niyo siya. Ano sa alalan, dami rin top eh, no? Si Kenneth, top daw to. Top ka ba? Sana top ka rin dito, ha? Kasi pag kinumpara mo yung, ano, hindi naman pare-pare standard dyan eh. Anyway, nasa naman ako? So yun, so dito, boast not thyself of tomorrow. Top 1 ako, sigurado, yamang ko niyan. After, nangangarap ka na agad, niyayabang mo, wala pa nga. Oh. Huwag na wag. Amen? Amen. Ayan, mga bata, tingnan yung mga adult. O yan, hindi na kayo magtanong. Last na po ito sa boasting. Ito na, punta natin si James. Basahin na natin yung 3-5. And then sa 4. 16. 3-5 muna, ganun din lang sinabi dyan. Okay, even so, sorry. Ano ba ako? Even so, the tongue is a little member and boasts great things behold how great a manner little girl. So, yun pala yun. Sabihin, yung ingatan mo yung dila mo, yung mga sinasabi mo, huwag kang mayabang, maliit lang yan, pero pag nagyabang yan, kala mo na, wagas na eh. Diba? Diba, nabubuhay dahil lang dyan eh. So, yabang. Then, si 16, but now, you rejoice in your boasting, all such boasting, or rejoicing, is evil. So, masama ba mag-rejoice? Hindi. Pero binanggit na kanina, boasting eh. Diba? Pansinin nyo yung mga nagyayabang, pinapakita nila, masaya sila eh, di ba? Kasi nga yung kasiyahan, kasi alam natin, positive yan eh. Pag masaya to, siguro malamang, maayos ang buhay nito. Di ba? Nabagit ka rin kanina umaga, mga bakla, kung ano, masaya, pero hindi. Miserable yun. Ni, ano lang nila, hindi nila alam eh. Yung kanilang, ano, male, female, saan kaya ako dito? Sa amin, pag yung mga bagong empleyado sa amin, ay, si ma'am ganyan, ay, ganyan. Hindi ma'am yun, seryo. Anyway, so wag kang mayabang at kunwari yan, saya-saya ko. Oh, parang si ano daw, si Bill Gates. Mayabang po talaga yun. Sabi pa niya, yung mga nerd, huwag niyong lolokohin yan. Baka maging boss niyo yan. Sino man nerd dito? Kunwari si, yan. Yabang eh, no? Anyway, kung sakali magkatotoo, still, yabang mo. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Itong si Bill Gates, kaya lang naman siya ganyan. Eh, talaga mayaman na yung magulang niya eh. Doon yung din yung sinasabi, hindi nyo alam yun. Ito na, dito tayo sa mga boasters naman. Ibig sabihin, mga example ng mga nag-boast, mga mayabang. Maliwanag po yan ha, evil. Such rejoicing is evil. Pag ikaw mayabang, masaya ka, pero mayabang ka, mali. Amen? Amen. Actually, ramdam nyo nga yan eh, di ba? Kaya pag narinig nyo parang mayabang ako, eh, ingatan mo na. Okay. Matapos na po ito, 1 Samuel 17. Uy, kilala niya, 1 Samuel 17. Very famous sa mga bata. Si? David and Goliath. Tama. Ano sabi ni Goliath? Tingnan nyo. And the Philistines said to David,
come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air and the beasts of the field. Sa Tagalog, halika dito, papatayin kita. Ganun lang yun. Eh, kasi nga nakita niya, maliit eh. Kasi kahit sa anggera po, hindi mo, yung Ukraine nga, hindi manalo yung Russia sa Ukraine eh. Sa bagay, tinulungan kasi. Pero, hindi mo masabi yan. Amen? Kaya dyan, sige nga, kasing laki ni Rain. Abanata niya kasi liit ni Ezzy. Eh, kaso marunong palang mag-martial arts yun. O kaya may pepper spray pala. Kasi ano, babae, di ba? Ay, kukutosan ko nga ito si Pamela, liit-liit. Ay, naku, sakit nun. Ganon si Goliath, di ba? Oh, halika dito! Totoy, halika dito! Ang galing pala ni Totoy. May baril pala, di ba? Ano ko ibalit ng baril? Patay siya eh. Okay, mayabang, amen? Kahit saan po yan, kahit sa basketball, kahit sa ano, pag in-underestimate mo na ito yung kalaban mo, patay ka na. Dapat alamin mo lang, ito yung kakayanan niya, ito yung kayanan ko, pag nag-ganun yan, alamin mo lahat na maalaman mo, ba hindi ka maging Goliath. 1 Kings 20, sino naman to? Ito yung mga kings na talaga. 20. Sino yan? Ben-Hadad, kalaban nila yan. O sino yung king of Israel? Sino? Ano alam? A? No, dalawa lang naman, Ahaz at Ahab. Pero si Ahab ba ito? Ayan, Ahab eh. Okay, si Ahab, loko-loko yan, di ba? Pero ang time na ito, tinutulungan siya ng prophet. At nangyari nga ito nung, naga lang, basahin natin yung yabang. Hindi, background muna. Itong king of Syria naman, si Ben-Hadad, ano sabi sa kanya? May habang po, no? And Ben-Hadad said, sent unto him. So, sabi mo dyan. And said, the gods do so to me, and more also if the dust of Samaria shall suffice for handfuls for all the people that follow me. Hindi nyo ba yun? Ano yung handful? Ganyan. So, imagine nyo yung pagbuhangin, ginanyan mo. Madami ba yun? Madami na rin. Kaya konti, di ba? Eh sabi dyan, pag sinasabi niya, lahat yan susunod sa akin. Ganon. Pag nanalo ka, susunod dyan. Ano nangyari dito? Doon yung malungkot na kwento dito kasi dapat tatalunin nila yan eh. Sabihin ko na lang sa inyo ha. So dapat yan tatalunin. Eh, kasi Ahab kasi hindi siya masyadong masunodin sa Diyos. Bandang huli, binuhay niya pa si Ben-Hadad. So, dapat patayin niya na, hindi niya pinatay. So, mayabang siya eh. Mayabang siya. Mayabang din yung kalaban niya. Kaya pare-pare silang, ang biktima dyan yung mga tao. Okay? Kaya huwag tayong mayabang. Pag sinabi ng Diyos na patayin, patayin. Ngayon, huwag kayong papatay, basta-basta. Okay? 2 Kings 34, sino naman to? 18 pala, sorry. Mabilis lang po yung kwento natin pero makikita niyo po yung ano. Sino nagkasalita dito? Si ano nata ito? Si Rab Shaki? Okay, si Kaye. Yeah, Rab Shaki, ito po yung messenger. Ang hari nila si Sennacherib. Assyria po ito. So, susugurin. Judah naman, susugurin. Eh, syempre, mga Judah, labang kami. Parang China tsaka Pilipinas. Eh, tinakot na sila. O, sino ba sinasamba nyo dyan? Sinong nananalo ba kayo? Eh, yung tanong nyo dito, where are the gods of Hamath, Arpad, where are the gods of Sepharvaim, Hina, and Iva? Have they delivered Samaria out of thine mine hands? So, ibig sabihin nito, ito yung mga Diyos-Diyosang kasi. At ang time na to, tinalo na yung Samaria, Israel yan. Tinalo nila. Hinakot na, talo, nasakop. Ngayon itong Judah, nasa baba, sasakupin din. Paano sinasabi nito, yabang nito, sabi niya, huwag na kayo lumaban, sumuko na kayo. Mayabang, di ba? Parang China. Paano si Duterte, sumuko agad eh. Yun lang.
Okay, mayabang. Ano nangyari kay Rab Shaki? Tsaka kay Sennacherib. Sennacherib yung hari, pinatay siya ng anak niya. Lagi minabanggit sa inyo yan, di ba? Kaya yabang niya ngayon, ano nangyari? Yung mga Judah boy pa, siya patay na. Kaya huwag kayong mayabang, amen? Hindi, magaling kasi siya, kaya siya mayabang eh. Huwag kang mayabang, lalo pagkalaban mong Diyos. Amen? Wag na wag. Daniel 3:15, eh, kilalang kilala. Sino ang kalaban sa Daniel 3? Si? 3. Statue. Nebuchadnezzar. Yan. Ano sabi niya? Eh, itong tatlo, mga barkada, ako na, si Rain, si Christian, saka si Inibay, no? Saka si DM. Sabi ni Pastor, di ka maluluhod dyan, di ka maluluhod dyan. Naasal si Nebuchadnezzar, no? Parang si Pastor ako nga rin yun. Si ano na lang, si... Sino bang sold out sa mga bakla? Hindi, yung ano, politiko. Kunwari si ano, si Isko. Yan, si Isko yan eh. Mga taga Maynila tayo. Pero wala na ata siya doon yan. Whatever. Sabi ni Isko, oy! Kayong tatlo, tanggapin yung mga bakla ah. Ah, equal, equal rights. Sabi ni, ayoko. Kaya sabi dito, ayan oh, inulit sa kanila. Alam na nila yung inulit pa kasi tinatakot sila. Now, if you be ready, that the, what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all music, you shall fall down and worship the image which I have made. Ha, samba kayo ha. But if you worship not, you shall be cast the same hour in the midst of a burning fiery furnace. And who is that God? Ah, may Diyos kayo. Wala si Diyos. Sino ba yan? Sino yan? Ma-deliver? Maliligtas ba kayo niyan? Ha? Yung Diyos niyo, maliligtas ba kayo? Ginaganon, mayabang to. Amen? Ngayon ako, sabihin niyo, Pastor, paano yun? Ba't yung mga iglesia, inaasal mo yung ministro? Ganito yan. Yung aral po, no, hindi natin china-challenge sila lang. Hoy, mas magaling kami mga Baptist. Narinig niyo ba akong sinabi ko sa inyo kahit kailan? Nasa labas tayo. Dito ko lang sinasabi siya pa kasi nakita niyo na yung buong picture eh. Nakita niyo, nakumpara niyo yung Catholic, turo nila. Nakita niyo yung pastor, ang turo nila. Nakita niyo yung Baptist, turo. So nakumpara niyo na, may idea ka na. Okay? Kaya sa ako pa lang sabihin sa iyo, ito kasi yung Baptist heritage, yan ang tinuro sa atin, yan ang tinuro sa atin, tuturo natin sa iba, ganun. So hindi natin magmamala yung Baptist tayo, dahil may Baptist day tayo, hindi ganun. Kaya nga sabi kasi, naasar ako dun eh. Okay? So yun. So wag tayong magpapa-intimidate sa kung kahit sino yan. Ito ni Bukadnesan, hindi lang po siya hari. Hari siya ng mga hari sa palagay niya. Kasi, na, nasakop niya ibang hari. So ngayon, kung hari man sila, hari nila si Bukadnesan. So pero itong tatlo, nako, ayoko. Anyway, di tayo punta doon. Kaya mga mayabang na yan, lalong asar yan pag di mo sila sinunod eh. So hindi ko na sinabi mo sila sunod. At tingnan mo kung dapat ka sumunod. Okay? Alam mo natin, boss mo, loko-loko. Sabi natin ganun, magbakla, mag-design ka lang, kaya mo ha. Marami lang ganun, mayabang. Inutosan ka. Eh, G, maghalo ka ng simento. Eh, yun naman trabaho mo. Alam ka naman, eh, yabang, hindi ako susunod dyan. Huwag ganun. Pero kung sinabi niya, oh, inuman tayo, eh, G. Ako boss mo ha, inuman tayo. Magsayaw-sayaw ka dyan. Walang kinalaman sa trabaho ko. Di ba? Di mo kailangan sundin yun. Sabihin mo na lang, bawal yun sa religion namin. Kung gusto mo, di ba? Ako, hindi ko na dinamay yung religion ko eh. Ayoko niyan eh. Ayun, ginaganyan ko na lang. Nung mga nakailang tanggi ako, naisip niya, ano ko to ha? Wala rin siya nagawa. Amen? Parang si DOH din, di ba? Ano nagawa nila ngayon? Ngayon daw, gumagawa sila ng batas. Ganun din yan. Lalaban din yung tao dyan, mga utak. Kahit pa mapatupad yun. Amen? Yung ano man yung Senate Bill 1859 ba yun? Kahit pa nilalaban yung tao kasi yung Supreme Court. Ah, sorry, Supreme Court. Yung ano yun? Ano yung pinakamataas natin batas? Constitution natin. Hindi inaalaw actually yun. Okay? Gaya mo lang sila mag-ingil dyan. Oh, patulog na kayo! Ayoko! Oh, hulihin yan. Hindi hulihin.
Pero hindi tayo nag-iisa. Amen? Marami tayo. At kaya nga dapat mag-soul-winning pa tayo para yung mga tao rin alam na ang Diyos ang pinakamataas na authority. Okay, hindi tayo sunod dyan. So, 1, 2, 3, tatlo na lang po. Makailang minutes na ako. 1 hour, 5 minutes. Okay, tapos ka na to. Acts 8, 9. Acts 8. Sino yan? So, before, sumingit dyan si ano, di ba? Si, sa Acts 6, 7, si Stephen. And then, sumingit ulit sina Peter. So, sinabi doon, si Peter, saka si Philip ba to? Si Philip actually, si Philip. So soul winning siya, nag-preach siya. May nakausap siya ngayon si Simon. Ibang Simon po ito, ang tawag dito, Simon the Sorcerer. Okay? Sabi dyan, but there was a certain man called Simon which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria giving out that himself was some great one. Sa Tagalog, ito, alam niyang mali yung religion niyan. Ano siya, witchcraft eh, sorcery. So, alam pero naligtas po ito si Simon. Maniwala kayo sa hindi. Okay? Pero, anong gusto kong sabihin dito about mayabang? Actually, later, bibili niya yung ano, no, yung gifts ng Holy Spirit. Kala niya, bibili niya. Sinabi sa kanya ni Peter, thy silver perish with thee. Parang ganun, sabi niya. So, anong gusto kong sabihin dito? Huwag kang mayabang. Okay? Kaya takot po yung mga yan sa atin. Alam niyo ba yun? Dati na siya nandun, mayaman na siya. At bewitched up yung parang ano, siya yung usong-uso doon, sikat na sikat siya. Pag dumating yung tunay na Kristiyano, kahit ano, iglesia ba to? Yung iglesia ni Manalo, di ba? Yung sa inyo. Takot sa atin yan. Kasi may makausap lang tayo, maligtas doon, isa, dalawa, tatlo. Mag-iisip na yun, bakit kaya ba itong mag-iglesia ni Manalo ganito? Takot po yan sa atin, kaya dito, yung sabi lang dito, gusto nang sabihin, si Simon, masikat siya dati, pero salamat sa Panginoon nga, naligtas. So, again, pero huwag ka dapat mayabang. Eh, yung soul seed, hindi naman talaga magaling yan eh. Diba? Parang may preaching tayo dito, yung magic, diba? Alala niya yan. Aralin ko nga yan. Then, may mga trick lang lahat yan eh. Ay, galing na, wala. Ay, bilis lang ng kamay mo eh. Inaral mo lang kung paano yung angulo, hindi niya makikita yung sinuot mong bola na kung ano man yan. Yan ang sorcery. Huwag kayong maniniwala dyan. Kaya, hindi yon dapat pag malaki, hindi nga dapat hangaan. Huwag mo na rin practice. Tsaka wala namang mga accomplish yun eh. Second to the last, Romans 1.30. Alam niyo na Romans 1, di ba? Sino yan? Mga bakla. Diba? Pero hindi lahat lang bakla. In general, yung mga ano to? Dinescribe po yung mga maya isa. Yung mga na magiging reprobate, di ba? Isa nga yung mga bakla dyan. Pero, marami po yan. Di lahat ng reprobate bakla. Okay? Kaya sa isa mga description sa kanila, ito, backbiters. Yeah, parang yung last week. Diba? Wala ako dun. Anong pinagsasabi? Ito, haters of iba to. Haters of God. Iba na to. Galit sa Diyos. Despiteful. Proud. Ano yung proud? Yung pinag-aral natin. Despiteful. Tingnan ko lang ha. Parang despiteful, parang galit din yan eh. Magagalitin. Regardless of in defiance of men. Yan. Ito. Contemptuous disregard. Walang pakialam. Okay? Despiteful. Boasters. Inventors of evil things. Disobedient to parents. Ano yung mga pare-pareho dyan? Yun nga, proud, mayabang. Pag ang Diyos mismo, inaaway mo, yabang mo. Amen? Ano pa? Nag-iimbento ka pa ng ano? Salip na mag-iimbento ka ng magandang bagay, masamang bagay iniimbento mo. Disobedient to parents. Diyan nag-umpisa yun. Alam nyo ba yun? Kung kayo, yung parents nyo, binabastos nyo, eh lalo sa church siguro, ngayon, pwede kayo magbago. Amen, mga bata? Pwede kayo magbago. Kung hindi kayo maayos na bata sa labas, sa church, nakinig kayo, ay, yung pala sinasabi ng Diyos. Sana magbaguhin niyo yung mali. Ha? Kasi sabi sa Bible, kasi lalaki rin kayo. Kaya kung nasanay kayo, ayoko sa magulang ko, yan, sinasabi, kumain daw ng mabuti, huwag maglaro, mag-aral daw. Kung hindi mo sila pinapansin,
may hirapan ka sumunod lalo sa Diyos. Pero pwede pa rin. Amen? Kasi may konsensya ka din. Kaya piliin mo yung tama. Amen? Amen. Kaya ingatan nyo po yan. Eh, yung loko-loko din yung tatay ko, hindi sa lahat ng bagay, sigurado ako doon. Amen? Kailangan ko pa rin sundin siya sa tamang, yung mga nasakop niya talaga na bagay. Last, 2 Peter 2:18. Binasa natin ito kanina, no? May basa na lang po ulit. Ngayon, let it go. Sino yan? Napag-aralan natin sa Bible study sa online. 2 Peter 2. Parallel niya Jude. Sino yung mga yan? Mga reprobate false teachers yan. So isa yan sa mga attribute talaga nila, magaling magsalita, malala. Isa yung swelling words. Kaya si Abante na naman, kaya sabi ni Buddy, yung pinakita ko sa kanya. Sa Abante, diligtas to ah. Sabi niya kasi, ito, gawain na, nakita niyo ba si, nakita niyo si Abante? Ang laki ng building nila, yung pulpit niya, hindi pulpit eh, parang ano eh, second ano eh, parang balcony. Gusto niyo, ganun tayo. Yung pulpit niya, balcony. Parang may mga pari dati, pero yung mga pari niya, maliit lang eh. Kaya sa kanya, parang isang buong ano eh. Parang second floor, isang buong ganun, pulpit lang niya. Walang problema doon, pero ang yabang. Ano yun? Sabi niya, nakita yung gawain to, hindi yung Diyos ang gumawa nito, yung leader. So mayabang, swelling words of vanity, walang kwenta. Di ba niya naisip yun? Kristiyano nga siya, nasabi niya, tapos sasabihin mo, hindi ang Diyos gumawa nito, patay ka na. Ito, they allure. Ano yung allure? Hoy, magaling ako, dito na kayo sa church namin, kung sino man yan. To the last of the flesh. Sorry, tumatagal tayo, naalala ko si Pastor eh. So ano yung gagawin nila, yung mga ganyan? Diba? Music, oh Jesus. Hoy, masaya dito na kami. Hindi ako sanang gawin, pero... Diba? Eh, dito na kayo, kahit hindi kami nagpa-Bible dito, kunwaring Bible lang, kasi masaya! Yung flesh nyo, ang gagawin nyo, mga bata, ang gaganda nyo. Ano man, binobola kayo. Ano pa, laro-laro lang tayo, lahat tayo, God loves everybody. Ano pa? So, yan. So, yung kayabangan din po yun. Kasi tayo dito, again, ha? May nagsabi na sa akin ito, sabi noon, si Pastor kasi, sigaw ng sigaw, parang yabang eh. I-define mo yung yabang, kaya na pinag-aralan sa buong series natin, ano ba yung yabang? Pag sumusunod ka sa Diyos, mayabang ka ba? Kung ginawa mismo ni Jesus yun, sumisigaw siya! Again, sa mga false teachers, si Jesus yun! Galit siya dyan eh! Eh tapos ginawa ni Pastor Reyes, masama si Pastor Reyes, ganun? Mayabang? Ang Diyos, galing sa mga bakla, inula ng apoy, sunog. Mga bakla, ubos. E sabi ni Pastor dito, mga demonyo yan. Ay, sabi na masama yung bakla. Inubos nga ng Diyos yan eh. Nakita niyo ba yun? Ayan. So again, hindi tayo sa lahat ng tao ganun. Pag sa malinaw sa Diyos, sa Bible, I mean, hinusgaan sila ng Diyos, eh alam mo na. Ang Diyos mapakabuti sa lahat, sabi sa Bible. Pasan niyo yung Psalms na yun? 136 ata yun, paulit-ulit. For His mercy endureth forever. Paulit-ulit yun, hanggang matapos. Kasi kanta nga yun eh. Ang Diyos hindi siya yung basta... Oh, si Rain, hindi umaten niya yun. Lumpo. Oh, ayaw mo umaten na, sige, lulumpo. Hindi ganun ang Diyos, amen? Bibigyan ka ng isa, dalawa, magkakataon, marami pa. Lalo pag ganun lang kababaw. Amen? Nagnakaw ka, puto lang pa, amay. Saudi, ganun, mga self-righteous kasi. Sila naman ang loko-loko. Amen? Ang Diyos hindi ganun. Pero nakita natin yung Diyos talagang binuo sa kanilang galit niya. Ay, alam mo na. Galit ang Diyos doon. Amen? So anyway, sino yung totoong mayabang? Kaya ang title natin is
The designation of the proud. Nakita natin po, no? Yung mayabang, wala pa, nagyayabang na. Huwag natin gayahin. Amen? Yun na yun. Okay, si Pastor, bakit inaano yung mga post-teacher? Kasi yun dapat. Parang hindi na sila makapangloko. Again, ihahayaan din na sila patayin, di ba? Kaya lang natin sila, pero yung mga tao, turuan natin para maging matalino yung mga tao. Amen? Nakikinig ba kayo? Maniwala pa kayo sa pastora? Hindi na dapat. Sabihin niyo sa kanya, sabi ko sa inyo, kahit iglesia ni Manalo, pag may inuwala po niya, mga taga-iglesia po kami ni Manalo, iglesia ni Cristo, sabi nila, nag-i-invite po kami, tanongin mo agad, si Cristo ba tao Diyos? Ayun, hindi na sagot yun. Natatakot sa iyo, mamalkahan ka lang, hindi ka bibigyan ng bigas. Pero, ginawa mo ng service yung mga tao sa inyo. Pag natakot sila sa inyo doon. Amen? Ganyan lang naman, mga Katoliko ngayon. Mga Katoliko, palaspas na naman. So, mga spiritual kami, parang kanina, di ba, si tatay, oh. Yung palaspas, ginawa niya sa, para siyang ano eh, ninja eh. Magiging niya dyan, tapos mayroon pang mukha ni Jesus, kunwari. Yung long hair na Jesus, mayroon dito sa kanya. Binili niya, ewan ko magkano yun. Alam mo, spiritual eh, sumumotor. Isang bagal pa, nasa gitna. Pip, pip. Hindi mo nakita yung, hindi sinabing ganun, pero yabang din eh. Amen? So, huwag tayo maging mayabang. Yung tamang confidence, iba yan. Pwede at dapat nyo gawin yan. Eh. Mag-preach lang kayo ng salita ng Diyos. Hindi mayabang yan. May confidence, pero sakto lang. Okay? So, huwag din kayo masyadong ano naman. Ah, Baptist lang ako. May Baptist Day na nga eh. Hindi. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming series. Katapos mo ang pray. Na maging malino po sa amin. Hindi ka dahil maging mayabang. Napakawalang kabagay-bagay. Minsan, inayabang namin. Patawarin niyo po kami. Makita namin ang kababaang loob ng Panginoon. Panginoon. Panginoong Jesus. Panginoon, siya po ay Diyos. Nagkatawang tao. Siya po yung nahirapan para sa amin. Siya po yung ginulpe. Hinayaan niya lang po lahat dahil po sa kanya humility at pag-ibig, Panginoon, sa amin para kami maligtas. Panginoon, nawa yung makita namin. Pero may time na kailangan niya mag-preach ng hard, Panginoon, sa mga false teacher. Ginawa niya po yun. Again, in obedience. So, yun po yung totoong humility. Sumusunod sa inyong kalooban. Nawa, ganun kami. Kung kailangan sumigaw, kung ano man niya, magsipag, at ipahayag yung katotohanan. Ganun po, gawin din namin. Hindi kayo maging prideful, Panginoon, na even mga utos nyo, susuway namin dahil lang sa aming sariling convenience, Panginoon. So, I pray, Panginoon, lahat na napakinig ng itong series na ito, Lord. Maintindihan po namin na iwasan ng pride. Maraming form po yan, di namin na isa-isa na rin, pero karamihan po, yung mga examples, nandun na po yan. So, iwasan po namin. Ang kabaligtaran nito yung aming pursue, humiliting totoo, Panginoon. Pagsunod sa inyo, alamin yung sariling salita, and then ito po i-pursue. As consistent as we can, Panginoon, sa buhay namin. Sila ko po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen.